So konti lang naman kayo, but nakakasira kayo sa organisasyon. Umalay na lang para tayo ay mas magandang magkaroon ng mas magandang imahe. We are gaining grounds, we are gaining positive outlook sa international. Sana ituloy-tuloy natin, and we can only do this pag tayo magtulong-tulungan. And also to the public, thank you for your continued trust. Hindi nagpapabaya ang pamansang pulisya sa pagsasagawa ng counterintelligence at pagdisiplina sa kanilang mga tauhan. Sa katunayan, ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., nasa 16 ng pulis ang kanilang tinanggal sa serbisyo mula January 1 hanggang January 17, 2024. Ang pinakamarami dyan, yung awol, yung robbery, yung and the rest, yung tigisa, grave misconduct, and failure to comply with the IRR and others. But ang pinakamarami dyan is yung awol and robbery. Ngunit sa kabila nito, mayroon pa rin ani ang mga pulis na patuloy na gumagawa ng katiwalian. Kagaya ng pulis mula sa Pampanga at Cagayan de Oro na nahuli sa by-bust operation. Sinabi ni General Acorda, iilan lamang ang mga eskalawag sa kanilang hanay pero nakasisira aniya ito ng imahe ng organisasyon. Kaya naman, may babala ito sa mga tiwaling pulis. You know, gentlemen, our communication is open to the public. Marami nang nagsusumbong and maraming nakapilang operations dyan. So please, maawa kayo sa pamilya nyo. You have high salaries na. Ibalik natin yung tama sa serbisyo. Nagbabala din si Chief PNP sa mga commander ng mga tiwaling pulis na kasama silang mananagot sa gawain ng kanilang mga tauhan. There is negligence on their part. They should be held accountable. Yan ang tinitingnan natin. Nagpasalamat din si Chief PNP sa publiko na patuloy na nagre-report ng katiwalian ng ilang mga pulis. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.